So, ito na po siya. Yan. Ito yung magiging itsura niya. Orange by PC. Yan. So, yung sinabi ko kanina na di tayo gagamit ng USB power papunta dito sa ano niya. Sa DC niya. Yung DC jack papunta dito. Hindi tayo gagamit nun kasi yung gagamitin natin yung GPIO pinto niya. Yung may out na 5 volts. So, ilalagay natin tong jumper to. Ito. Tanggalin natin siya. Yan. So, yan. Ito jumper lang natin siya. Ganyan. Yan. Para yung magiging power niya, yung magiging magsusupply sa ano natin, Orange Pi PC natin. So, yung GPIO pin na niya. Yan. So, yan siya. Then, kailangan natin ng accessories niya. Yung lid. Yung LED. Ito. Na pala yung kasama sa package niya is ito, isang universal board, dalawang LED indicator, tsaka yung dalawang standoff, ito. Yan, yung bolt and nut niya. Yan. And then yung seat pin wire niya, ito. So ito po yung kasama sa package natin. So yung mga interested po, click nyo lang po yung link sa description. Yun po yung link ng page namin. So kung mag-inquire po kayo, PM lang po kayo dun. So ayan, patuloy tayo dito yung pag set up natin sa kanya. So yung pag set up natin, yung ikakabit natin dito yung LED indicator nya ito. So dito nandito yung LED indicator na ayan, tapak natin dyan. So huwag mabahala kung mabaliktad nyo yung pagkalagay kasi iilaw pa rin yung dalawa, kasi kahit balibalikta rin nyo sya, iilaw pa rin sya. So, pipili lang tayo mamaya kung ano yung i-standby natin, yung green ba or yung blinking. Yan. And then yung coin slot natin, ito Alan. So, maglalagay tayo ng wire nya. Ito yung wire ng coin slot, 12 volts coin at saka ground. Dito natin siya ikabit sa coin slot input. So, next naman, yung seat pin natin, ito. So, ngayon, yung una natin yung itetest sa kanya, yung mood ng coin slot niya is ano muna yung unahin natin. Seat pin connector muna. So, pagkatapos ng seat pin, ilipat natin siya sa power cut. Ayan. So, yung kabilang dulo, lagay natin sa coin slot. Dito. Ito, meron siyang seat pin na dito, GST connector. Ayan. And then yung coin slot natin, pwede natin siya. Ayan. Ayan na po. So, yun po siya. Ito lang po yung magiging wiring niya. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng USB to LAN. Ito, yung USB to LAN niya. So ayan, ready na. So pa-power up na natin siya. So gagamitin ko na power supply dito is yung ganitong klaseng power supply. Yung pinakita ko kanina. Yung 12 volts 5 amperes. So ito po yung gagamitin ko. Para na natin siya. Okay. So natin. Tsaka magpa-power on na tayo sa kanya. Ayun. Ayun. So nag-power up na siya. So kung napapansin natin dito, umiilaw yung dalawang LED niya. Kasi nagbo-boot yung Orange Pi PC natin. So tingnan natin sa ilalim kung nakaboot pa siya. Yun, nag-iilaw yung green. And so meaning nag-boot up na po siya, preparing for boot up po siya. So kung napapansin natin, wala siyang USB power cord papunta sa Orange Pi natin. Kasi yung gamit natin kanina is yung option ng board namin na GPIO pin power. So pwede po siya pag Orange Pi PC at Orange Pi yung gagamitin natin. So pwede po siyang gamitin na
wala na pong USB cord. So, hintayin lang natin siyang mag-boot. Yan. Yan. So, pag nag-boot na siya, mamamatay yung isang lead dito. So, mamimili tayo kung anong yung standby natin. Either blinking or green lights. So, yan. Sa mga gagamit po ng O5 PC at saka Orange 51, so, noon din na po yung USB cord. Kasi, ginamit natin yung option ng board natin na pwede siyang 5 power yung gamit yung GPIO. Yan, so yan, nagboot na. So napapansin natin namatay yung isa. So yung natirang nag-ilaw na lang is yung green. So sa ano natin, sa case natin ngayon, gusto ko yung standby ko is blinking. So yung green is nagamitin ko siya as insert coin indicator. So ililipat ko lang to. Babaliktarin ko lang yung ano niya, yung connector niya. Yan. So baliktad natin. Yan. So yan. So yan yung standby mode niya, blinking. So yung lead indicator natin is pwede lang baliktarin. So kung alin yung gusto nyo, kung blinking yung standby nyo or green yung standby nyo, so pwede din yun. So sa akin yung gusto ko is yung blinking. So yung blinking yung standby mode ko. And then si green is yung insert coin lead ko. So ngayon test natin siya, magkukonect tayo. Test natin siya. Yan. Punta tayo sa wifi. Yan. Yung access point ko is piso wifi. Yan. Yung portal niya, piso pa yung software natin. So ngayon mag-insert ko yun ako. Yan. So yung green na lead is iilaw to. So ngayon, try natin siya. Insert coin. Is natin. Yan. So, maghuhulog ako. Yan. 1 peso. Yan. Yan. 2 peso. Then, pag nag-online na ako, so mamatay na yung green. Yan, go-online natin. Yun. So, yan, meron na tayong time. And then, punta tayo sa ano niya, configuration niya. Yung GPIO pin configuration niya. Yung GPIO pin niya is default lang. Nag-build kayo ng piece wifi, tas universal custom board yung gamit nyo. So, wala na kayong babaguhin sa pin configuration niya. Punta lang tayo sa administrator. So, bali check na lang natin yung ano niya. Yung pin configuration niya. So, ayan. So, makikita natin dito sa settings na nasa default lang siya sa pin configuration. Yan. So, yung ano natin, yung queen slot enable is pin 3, GPIO 3. So, ano yan siya? Pin 5. And then, si queen slot signal is GPIO 2. So, sa pin configuration assignment niya is pin 3 po siya. So, yan. So, yung ibang mga GPIO is hindi natin ginagamit kasi naka-custom board naman tayo. Yan po. Ayan, so pag nakabili kayo ng ganitong custom board na universal, so wala na kayong babaguhin sa default pin configuration niya. Unless lang kung nasira man yung pin nyo, pwede nyo palitan. So pili lang kayo doon sa likod ng board, meron doon solder option sa GPIO settings niya. So pwede nyo palitan kung nasira man yung pin 3 or pin 5 nyo. So meron tayong alternate na pin 15 at saka pin 11. Yung pin 15 is para sa coin signal at saka yung pin 11 naman is para sa coin slot enable. So working na working po yung custom board natin. Yan. Universal custom board. Yan po siya. So walang masyadong wiring, no? So yan. So ngayon ang ititest naman natin is yung ano niya, yung power cut. So ngayon nakasit pin tayo. So try nating mag insert ng coin habang
hindi tayo nagpipress ng insert coin sa portal natin. So check natin kung tatanggapin ba niya yung coins. Ito. So maghuhulog ako. So yan, iluluwa lang niya kasi nakasit pin tayo. Yan, si coin slot naka-enable, naka-power on siya. So ngayon, titest natin siya sa power cut. Yan. So yung para maging power cut siya, so ilalipat lang natin yung jumper na to. Ilalipat natin dito sa power cut. Yan lang po siya. So ngayon, naka always on yung coin slot natin. Yan. So pag nilipat ko 'to yan yung jumper sa ano, sa power cut, so yung magiging function ng coin slot natin, yung mood niya is magiging power cut na. Yan, so ilipat lang siya diyan. Yan. So ganyan yung settings na. So meron na, so yung sit pin is na, yung isang pin niya is ano na, bakante na. So lipat natin sa power cut, yan. So yung magiging function ng coin slot natin is power cut na siya. Yan. So nakita niyo. Din na naka always on si coin slot. Mag-o-on lang siya once nag-insert coin tayo. So try natin. Natin, yan. Hindi siya naka-on, hindi naka-on si coin slot. So mag-insert coin ulit ako. So pag nag-press ako ng insert coin, yan. So mag-enable yan si coin slot. Magpa-power on yan si coin slot. So ayun. So yan. So pwede na tayong mag-hulog ng coins. Yun. So 1 peso. So yun po yung function ng ano natin, yung coin slot mode natin sa board. So sa mga may katanungan about yan, so yan. Message nyo lang po yung page namin. So, kung may iba pa kayong katanungan. So, yan po. Working po yung board natin sa seat pin connection at saka sa power cut connection. Yan po siya. Yan. Yan yung power cut niya. So, yan lang po mga Piso Wi-Fi. Maraming salamat po. Sa susunod na video natin is ang ititest naman natin is yung Orange Pi 1. So, abangan nyo po yan. Maraming salamat po.